salamat sa ating Vice President Ferdinand Espino. Upo daw tayo. Isang oras itong sasabihin ko. Una-una po, ako'y nagpapasalamat sa honor na inyong binigay sa akin sapagkat ako inibitan nyo na maging inducting officer ninyo para sa inyong incoming officers para sa taong 2010. And I'd like to thank your President Aida Santos and the other officials of the Homeowners Association of Annex 45 in Barangay Sun Valley. Alam nyo, itong Annex 45, medyo parang cul-de-sac ito, no? Papasok sa loob, hindi ito daanan. Kaya siguro hindi nyo masisisi yung mga ibang opisyal na Paranaque na hindi madalas na pumasok dito sa loob. Pero madalas kami dumaan. Nakikita namin yung Hawaii Street yan, nakikita namin yung signage dyan ng Annex 45, andyan yung Taiwan, andyan yung tindahan ng mga antique furnitures na madalas kong puntahan dahil mahilig ako sa mga wooden furnitures, andyan yung Pasra, papuntang Moonwalk, pabalik ng Doña Soledad. Kaya madalas din ako dito. Yung Shell, madalas ako magpagkasulina dyan. Bisa nagkakape ako dyan, nagre-relax, nagbabasa ng kung ano-ano habang going from one appointment to another appointment. So, I mean, generally, in this area. At saka, alam nyo, gustong-gusto ko yung ambiance ng inyong lugar. Masarap tumayo dito at nakikita yung mga puno dito, no? Ang ganda ng mga puno, ang ganda ng kapaligiran. Parang hindi ito sa loob ng siyudad, eh. Parang halos probinsya dahil maraming puno, maganda yung paligid. At siguro lalong gaganda ito kung sakaling matupad yung pangarap nyo na magkaroon ng covered court na gulis nyo dito sa inyong lugar. Yun lang, nung iparating nyo sa akin ang inyong kahilingan, medyo huli na. Ito'y binanggit ko when I was here. Kailan ba yun, Aida? About, ha? No, dito. Dito kami. Wala pang 1 month yata yun. Ano, magkaroon ng blessing din. Ha? Dito ang inyong bagong stage dito. January, last month. Yeah, last month. About less than 2 months ago. Yung medyo nahuli. But as I told you, itong Barangay Sun Valley, although halos kayo nasa Barangay Don Bosco, pero ito technically Barangay Sun Valley. Ang Barangay Sun Valley, maraming gulusiyon ang pinagawa ni Congressman Golez dyan. Kung meron kayo pagkakataon, mamasyal kayo. Nakita niyo sa Parkview, andyan yung countryside, andyan yung Lower Santa Ana, katatapos lang ng Kamatsili, katatapos lang ng Riverside, tapos nauna yung cul-de-sac at yung Coliseum doon sa San Valley Elementary School. At dito naman sa Barangay Don Bosco, meron tayong bagong tapos ng Coliseum dyan sa Levittown. Kung meron sa pagkakataon, alam niyo naman sa Levittown, no? Pupunta lang kayo ng Russia, Saudi, Wales, tapos sa Levittown. Napakaganda rin nung naging resulta ng Coliseum doon. Para sa mga kabataan naman, I don't know kung yung mga bata dito ay nag-aaral kasi alam ko pagdating sa mga subdivisions, marami sa mga bata sa private school nag-aaral. Pero kung meron man nag-aaral sa F. Serrano Elementary School, gusto ko rin sabihin, taga F. Serrano ba kayo? Hindi. Gusto ko rin sabihin na halos lahat ng school buildings sa F. Serrano Elementary School ay naging proyekto ni Congressman Golez. Bukod dyan, yung mga kali, kaya yung mga infrastructure program natin, nakapokus ako sa kalye, concreting, marami dito rin sa loob ng Barangay Don Bosco area, no? Yung Front Street, yung Doña Soledad, yung Outer Lane, yung Wales, yung Levittown, tapos school building, and then of late, ito nga mga covered courts. Kaya, kung kayo nangangarap na magkaroon ng covered court, si Congressman Golez din nangangarap. Kasi gumagaan yung pakiramdam ko pag nakikita
nakita ko yung kasiyahan ng mga tao na nakikinabang sa COVID court. Kanina, before the oath taking, I also stressed the importance of the role of the officers of the Homeowners Association. Tamang-tama, napakaganda ng inyong oath taking. Kasi ako, madalas mag-attend ako ng mga induction program, madalas ako mag-i-induct, madalas ako magsasaksi ng induction. But I like in particular the wording of your oath of office. And this really stresses the role of the Homeowners Association. At para sa mga hindi, mga official, mga homeowners dito, nakalagay dito, I will support and abide by the Constitution and bylaws. Nandun sa bylaw ninyo, yung mga iba't ibang mga internal rules ninyo. At yan, dapat na igalang, hindi lamang mga official, kundi ng mga homeowners. Andyan din yung, I will promote the general welfare of the association. Siyempre, yan ang tungkulin ng asosasyon ng mga opisyal, maging tulay sa barangay, maging tulay sa office of the mayor, maging tulay sa office of the congressman. Sapagkat marami sa mga general welfare requirements nyo, kailangan magpag-ugnayan kayo sa gobyerno, sa local government, sa barangay government, at sa national government. Tapos nakalagay din dito, I will promote peace and order in the community. Alam nyo, ang peace and order ngayon ay nagiging hamon sa maraming lugar. And I think we are very fortunate that here in Paranaque, it is not much of a big problem. Of course, may problema ng paggamit ng droga, may problema minsan ng mga traffic violations, minsan may problema sa mga yung mga relationships among neighbors. Eh, lahat naman merong ganyan eh. So hindi mawawala yan, but it is the role of the Homeowners Association to help the government in preserving and promoting good peace and order. Kaya po, ako'y nagpapasalamat na ako'y binigyan niyo ng pagkakataon. Si Congressman Golez po, matagal yun ng congressman dito. Yung record ko is an open book. Meron akong dinistribute na mga flyers dyan para makita niyo kung ano service record ko. I believe in responsible governance, responsabling gobyerno. Yan po ang naging filosofiya ko sa buhay. Naman ako sa mga magulang ko na parehong mga retired officials ng gobyerno. Kami halos sa pamilya ng mga nagsisilbi sa bureaucracy. Nakita niyo ang record ko bilang isang congressman.